Nagtataka ilang magsasaka sa Bulacan kung bakit may price hike sa bigas gayong sapat naman daw ang supply nito. Sa ilang lugar nga tulad sa Davao City, pumalo na hanggang 5 piso kada kilo ang dagdag presyo ng bigas. Makibalita tayo kay Rose Bernales. Ilan ang kilo? Ilan te? 2 kilo? Oh, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng bigas sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Davao City, mula 3 hanggang 5 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng commercial rice. Dahilan ng mga nagtitinda, mataas ang benta sa kanila ng mga supplier. Kami po, na retailer, syempre, mahal ko na nga mong kumpra, mahal ko na nga mong pagbalikya. Sa Bataan, hanggang 2 piso kada kilo ang price hike sa bigas. Mabibili naman ang NFA rice sa halagang 27 at 28 pesos kada kilo. Sa Calapan City, Oriental Mindoro, pumalo hanggang 6 na piso kada kilo ang dagdag singil sa commercial rice. Paliwanag na mga nagtitinda, kapos sila sa supply ng bigas. Nagsagawa naman ng surprise inspection ang City Price Coordinate Council sa Naga City sa mga tindahan ng bigas. Ang commercial rice dahil po kontrolado kang NFA. Minomonitor lang po kang NFA pero dahil may controlled ang price kayan. Ayon sa NFA sa Region 5, natural lang ang pagtaas ng presyo ng bigas mula Hulyo hanggang Setyembre. Asahan daw ang pagbaba ng presyo nito sa huling linggo ng buwang ito dahil simula na ng anihan. Ang ilang magsasaka sa Bulacan, nagtataka raw kung bakit may pagtaas sa presyo ng bigas, gayong tumaas pa nga raw ang produksyon nila ng palay ngayon. Posible raw na may nagaganap ng rice hoarding na nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na pakanaumano ng ilang grupo ng retailers. Ang Intercity Rice Millers Association dumipensa na at sinabing kung may hoarding man, hindi sila sangkot dito. Paiimbestigahan na raw sa kamara ng ilang kongresista ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng bigas. Rose Bernales, nagbabalita, Pilipinas.